Good day, Tropa Pips! This is Tropang Mondi and today's another day. So, live, love, and learn. So, mga Tropa Pips, nandito kami ngayon sa isang beach na tinatawag nilang Algaria. Yan. So, inabangan namin yung sunrise. Papakita ko sa inyo ang ganda ng kuha niya dun. Kumuha din kasi ako ng timelapse. Nandito ako ngayon sa isang folding chair. Nihintay ko yung timelapse. So, nag-video ako dun. Ayan. Nihintay kong matapos yung timelapse niya. Kasi yung sikat ng araw. Ayan. Kung nakikita nyo. Gusto ko kasing makuha yung mula sa pinaka-umpisa hanggang sa matapos. So, inaabangan ko lang. Waiting lang. Ang masaklap kasi wala kaming dalang damit. Kaya hindi kami makakaligo doon sa beach. Sayang. Pero malay mo, next time makabalik ulit kami dito kasi maganda yung lugar. Malinis. Ayan, maputi yung buhangin. Hindi maalon, tapos wala kang ganong makita ang mga kalat, hindi crowded yung beach. Tapos may mga CR pa silang mga nilagay. Gripo yun. Ganda, maporma. Sana makaligo kami next time. Hi Tropa Pips, so nandito kami ngayon sa isang gasoline station. Dito kami nag-CR or umihi. Kasi doon sa beach pala, lahat ng CR na nakalagay doon ay sarado. Hindi pwedeng gamitin. So bumiyahe pa kami mula doon sa beach hanggang dito sa gasoline station. Siguro mga 10 to 15 minutes, ganun kalayo. Tapos yung takbo namin, bilis. Kasi nga malayo. So ito, inihintay pa namin yung mga kasama namin. Ako tapos na. Nakabalik na kami sa beach. Dito sa Algaria Public Beach. Ayan. So, pag nandun ka sa kalsada, hindi mo mapapansin or hindi mo makikita na parang may beach pala dito sa malapit. Kapag malapit ka na dun sa pinaka-beach talaga, dun mo lang marirealize na may beach pala. Ayan, papakita ko sa inyo yung lugar. So yung mga nakikita nyo, mga tent-tent na yan or yung mga kubo, meron silang mga solar sa taas. Tapos yung ilaw, yun, galing dun sa solar kasi walang mga kuryente yung mga dito. Tapos makita mo, puro mga Pinoy. Ang dami dito, puro Pinoy. Habang maglalakad-lakad ako muna dito sa beach, tatry kong iwan yung cellphone ko dito. Ayan. So iwanan natin siya nagre-record, tapos subukan natin kung mawawala yung phone ko. Kasi sabi nila dito, or nakakapanood na din ako ng vlog ng isang Pinoy, na iniwan niya yung mga gamit niya, lahat ng device, pati pera, wallet, doon sa Villaggio Mall. And then, ang kagandahan hindi naman nawala yung mga gamit niya. So ngayon tatry natin yung phone ko, iiwan ko siya dito na nagre-record para makuha yung ibang mga doon. Ibang location na yun, para makita din yung doon. Basta yun, iwan ko yung phone ko dito, tapos gagamitin ko yung isang phone para makapag-record doon banda sa may beach. Try natin. Ayun mga Tropa Pips, iwan ko muna yung phone ko. Habang iniwan ko yung phone ko doon na nagre-record, nag-take muna ako ng video dito sa tabi ng dagat, tabing dagat. Yan. So, walang gaano, hindi masakit sa paa kapag naligo ka. Kasi yung ibang beach, diba, kapag naligo, maraming mga bato-bato or shell na nakakasugat. Pero dito, malinis. Hindi ka masusugat. May mga nagkokolekta din ng mga basura, pero syempre kahit may mga nangongolekta, kailangan pa rin natin panatiling malinis yung beach. Ayan, medyo naiya ako mag-vlog kasi maraming Pilipino nakatingin dito. Maraming mga Pilipino na naliligo din.
So, yun. Mga shower, CR, pero yung CR kasi hindi nakabukas. Tingnan nyo naman mga tropa peeps, apakapayapa ng tubig, hindi malakas yung alon. Tapos tingnan mo ang daming naliligo, oh. Hindi naman ganun kadami, hindi siya crowded. Pero yan, oh, may mga naliligo. Karamihan sa mga naliligo, mga Pilipino. Ayan, diba? Napakapayapa. Ganda. Ang tanging nadala ko lang, ayan, yung chinelas lang. Wala kami nadalang damit na panligo or anything, kahit tuwalya wala. So sayang talaga. Hanggang ganito lang kami, nood-nood lang sa magandang view. Sa ngayon, mataas na yung sikat ng araw. Ayan. So time check tayo. 7:22 na ng umaga. So bumiyahe kami ng alas 2 ng madaling araw. At nakarating kami dito ng alas 3. Nasa mahigit isang oras lang yung biyahe. Diretso lang siya. Wala naman din kasing traffic dito. Tapos ayan yung mga cottage. May iba-iba, merong malaki, merong maliit. Pero makita mo yung mga solar panel nila. Yun yung nagbibigay ng ilaw dun sa mga cottage. Ayan, wala kasing kuryente dito eh. Pero ang ganda, napakapayapa talaga ng tubig. Tapos share ko lang mga tropa peeps, yung salamin ko kasi transition siya. So kapag mataas yung sikat ng araw, ayan, medyo nagda-darken siya. Tapos kapag naman walang sikat ng araw, nagla-light lang siya. Parang transparent ganun. Pero ngayon, dahil nga mataas yung sikat ng araw, eh, makita mo yung salamin ko, dark talaga yung kulay mo. Ganda oh. Shit. So maligo kasi wala kami dalang dami. Wala. Hanggang ganito lang. View muna. Pero babalik din ulit kami dito para maligo. So yun mga tropa peeps, isa sa mga dala ko, itong GoPro. Ayan. So kahit papaano, makakapag-take tayo ng under the water. Kahit yung malapit lang. Tatas ko na lang siguro yung pantalon ko. Ayan. Bukuha tayo ng konti na underwater shoot. Try natin. Ayan, pabalik na ako doon sa phone ko, kukunin ko na siya. And tingnan natin kung nandun pa siya. Ayan, di ba? After kong nakapag-video doon sa malapit sa beach, andito na balikan ko pa din yung phone ko at still recording pa din siya. O di ba? Tagal kong nag-record doon sa may malapit sa beach pero dito pa din yung phone ko. Iniwan ko lang, walang nagbabantay. Stick talaga, di ba? Kaya pag nandito ka talaga sa Qatar, hindi ka mag-worry na mawala yung mga gamit mo. Kasi dito, hindi talaga nila nanakawin yung mga personal belongings mo. So ayan, papunta na ako doon sa cottage namin. And ganito yung tsura doon sa beach. Ayan, itong mga yan, poste yan na mga ilaw, then solar din sila. So makita mo meron din ganito na parang pathway, hindi lang siya basta mga buhangin lang. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong shower na hindi gumagana ngayon, hindi ko alam kung bakit. Tapos ito yung sa CR, ganyan tsura niya. Hiwalay yung sa lalaki, hiwalay yung sa babae, diba? Okay na sana mag-DJ. Tapos maglalakad-lakad. Problema, puro Pinoy pala. Parang lalong mas nakakayo. Akalaan mo yung tropa peeps, oh. May mauhuli ka pala dito sa beach. Ayan, no? Namingwit sila. So nakahuli sila ng squid. Ay, buhay pa!
Diyan lang nahuli oh, galing. Sa beach. Natakot kasi yung ink niya. Baka mamaya ay bugan niya. Change the color, change the color. Yeah. Change the color. Change the color, yeah. He's changing the color. Stand up! Stand up! Oh, this one's the ink. Yes, squid. Yeah, ink, see, coming. Nice. Oh, yeah, I will. Doon siya namimingwit. Ayan. Doon niya nakuha yung squid na bingwit niya. Hindi naman kalayuan dito sa may ano. Ayan, seashore. Feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Are you fighting or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in it that I can see the bottom. So deep in it that I can see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. That's all for today. Please don't forget to subscribe, like, and leave a comment. Share nyo na rin sa mga tropa peeps nyo. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video ko. Always remember, live, love, and learn. God bless! Nahilo ako. Akailo pala.